Yun, what's up mga boss, mga ma, mga sir na po. Wow, ang bigat! magandang morning po sa inyong lahat at muli, nandito naman tayo sa ating channel. That's a very, very big problem. At makakapagbigay na naman ako sa inyo ng mga panibagong tips at kaalaman. Alisin ko muna yung face mask. Siyempre, hindi tayo makapagsalita ng maayos, ano po. So, remember that. Put it in your mind. Tabi-tabi lang po muna natin. So, papasalamat po ako sa 1,000 subscriber na po tayo at sa aking mga subscriber. Maraming maraming thank you po sa inyo. Sana all. At patuloy po kayong sumusuporta sa ating channel. At saka nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nagko-comment sa akin. Malaking bagay po na nakatulong ako sa inyo sa pamamaraan na yun. At sana, ang gusto ko po ma-open ko na sana yung community tab ko. Para patuloy po ako makapagbigay sa inyo ng magagandang suggestion o comment na sana malaking bagay na maitulong ko sa inyo. So, sa ganun pamamaraan, kahit papano, maiwasan nyo yung panahon po kasi natin ngayon, medyo mahirap magpapunta o mag-hire ng tao o kaya ng ibang tao na hindi pa natin sigurado kung sure na may bakuna na siya. Siyempre, nag-aalangan din po tayo. Hindi naman po natin sinasabing dinidiscriminate natin. So, ang sa atin lang ay yung channel ko, kahit papano makakapagbigay sa inyo ng impormasyon o kakayahanin nyo na kaya nyong magawa sa sarili nyong pamamaraan kahit hindi muna kayo mag-hire ng mga hindi nyo pakilala o hindi nyo pasiguradong tao para mag-gumawa sa inyo. No? So, yun po. Muli po, maraming maraming salamat sa aking mga subscriber at saka mga nagko-comment. Siyempre, yung mga nanonood. Muli po, shoutout sa inyo. Shoutout na rin po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. So, alam ko po na patuloy pa rin na nadaragdagan yung aking subscriber, pero patuloy din po akong mag-upload para sa inyo, patuloy din po akong magbibigay ng payo, at patuloy ko po sasagutin yung mga comment nyo. Yun lang po. So, ang topic po natin ngayon, syempre, focus tayo sa electrical at saka yung powerhouse generator set na ating mini-maintenance. So, una ngayon, ang ibibigay ko sa inyo ay yung maipapakita ko sa inyo. Yung tungkol dun sa proper operation, proper procedure, proper troubleshooting, common na symptoms ng generator set, no? So, may mga nagtatanong kasi sa akin kapag yung genset na yon, yung genset na to na 10,500D powerhouse, so minsan na nakaranas sila ng trouble na hindi nila alam minsan. So, pag-usapan na lang po natin. Ngayon, syempre kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, comment at pindutin na kayong subscribe button at notification bell para palagi kayong updated sa bawat video yung ina-upload natin, syempre. So, tara po, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo yung video ng mga aking ginagawa. Ano po. Tara mga boss!
Yan, masipag yan, oh. Ayan, tambay yun, walang kwenta. Yan. So, ito yung pinaka-chok niya, no? So, ganito po yan. Tuturuan ko yan ng tamang pag-start, no? Sasama ko po yung susi. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and lead. So, chok niyo to. Pero ilababa niyo muna para yun nandito sa ano, sa ilalim. Mga bobo! Okay, kapag na naran nyo na yung ano, yung nasa ilalim, kapag naran nyo na, ito po yung chok kapag nahihirapan kayo. So, so dapat ito bumabalik lang. Ito. Start natin. Susi natin, ha, para makita nyo. Ito. Dapat yan. Galing niya. Pag-shop niya lang dito. O kaya dun sa may baba, dun sa may ram. I-stop niyo lang po dun. Yun po yung saktong karaan ng kung nahihirapan kayo dito sa pag-questions, meron pong chok. So, yun po yung isang ano, kailangan nyo ng timing dito. Ano? So, napakadali pong i-operate nito. So, ngayon, yun po sa mga nagtatanong, yung nahihirapan mag-asal o nagkakaroon ng maikip na uto, hindi sa adjustment po yun. Nandito po sa loob, dito ng adjustment, dito. Nakikita niyo po dyan, meron yung injector na kabugtong dito. Kasama po dito. So, yun po yung injector. Mas maganda po, linisin yung injector na dito. So, kadalasan, kahit yung ginagawa ko, pag nabili, kailangan linisin mo muna, tapos stop yung loob, para sigurado. So, yung usual na susi na gamit nila, dito lang. So, siguro, pag wala siyang duplicate, kapag nasira nito, may tendency kasi na mabilis masira. Minsan, pag tayong nag-ooperate, hindi na saan marunong. Ito yung up, ito yung oil indicator. Ito. Tapos, ito yung panel gauge nila. Ayan. Meron siyang dalawang outlet dito. Tapos, ito yung fuse. So, madalasan yung fuse, ito numbers lang talaga. Tapos, yung DC niya nandito, ito naman yung breaker. So, common na common sa mga genset na ganito na yung lumalabas na bagong modelo, mas madali siyang i-operate kaysa dun sa mga dating genset na malalakihan po. So, magbukas nyo po lang ganito, makikita nyo. Meron siya rito na stop na run. So, yung kulay po lang, pag lagay nyo sa run, pwede kayo mag-start. Pagka gusto nyo patayin, pwede din dito, kasusihan, pwede din dito. So, yun yung common. So, hindi kayo mahirapan. Ang problema lang yung gulong, pagka nasira nyo, napakabigat, mahirap pa magbuhat. So, gagamit kayo ng duct tape para mayangat nyo kasi yun, mabigat. Ito na meron siyang makina. Yung ano nga pala nito, diesel. So, mas efficient yung paggamit nito dahil hindi masyadong mag-acto sa diesel. Yung mga gasolina kasi mas malakas sa kumain ng gas kaysa sa mga ganitong kaso na generator set. So, yung capacity nito sa amin dito, ginagamit namin
isang welding machine, grinder, barena, at saka meron kami extension cord. So dapat yung extension cord na parehas dito, at yung wire na gamit nyo is ayon dito sa capacity o yung buntahin na binibigay nitong generator na to. Kapag manipis po kasi yung wire na gamit nyo, may tendency po na malusaw yung wire. So, kailangan yung mas mataas o mas malaking wire para hindi po mag-init o masunod yung wire na gagamit nyo sa extension. So, yun yung mga risky pagka gumamit kayo ng extension dito dahil 220 po yung lumalabas dito. So, kapag maliit po yung wire na gamit nyo, at ginamitin nyo ng mga power tools, pwede po mag-init, matunaw po yung wire. So, dapat standard po na kaya nitong generator na to. So, yun po yung isa sa kagandaan ng mga ito kasi. Ito po yung portable generator set, no? Powerhouse and RAM.